So hello mga kamital, so andito na naman tayo ngayon sa ating job site. Dahil meron na naman tayong i-repair ngayon na welding joint. Kasi meron na naman hindi pumasa, no? Merong ni-reject. So yun yung ating i-repair ngayon. Kunting ano lang mga kamital, kunting defect lang, porosity. So papakita ko sa inyo mga kamital. So yan yung ating i-repair ngayon mga kamital, oh. Yan dito banda, meron dyan porosity. Ayan, na-dry na namin at nakita na namin yung depekto nya. Yung porosity mga kamital, yung parang may ano, para siyang may mga butas-butas na maliliit. Mas malaki pa nga yung langgam, kaya lang medyo ano siya, marami. Kaya dito siya, tinanggal namin yung maliliit hanggang sa mawala yung mga butas-butas nya. Bali, dalawa siya mga kamital, landon din sa kabila. Na-try na ang kasama. So, bali ito lahat mga kamital. Pumasa na ito sa x-ray. Bali, 18 na joint yan. 18 piraso na joint. So, ito lang isa ang hindi siya pumasa. Mayroon siyang reject. Hindi naman malaki yung kanyang depekto. Kaya no, dito sa kabila, medyo mahaba siya. Mas marami siyang ano dito, mas maraming porosity dito banda kaysa doon. Tatapalan lang ulit yan mga kametal, pipilingan lang yan, tapos final capping. Yan lang yung repair natin. So porosity lang, medyo maliit-liit lang yung problema niya. So marami na itong aming nagawa dito. Bali 18 joints yan. So ito lang isang joint na ito ang na-reject. So mamaya i-welding ito ng aking kasama at i-repair niya ito. So ito yung oven namin dito mga kametal. Yan, yan ang yung lagayan ng ating welding rod. So kapag mga ganitong mga inspeksyonan, mga x-ray, kailangan yung ating welding rod kailangan nakalagay sa oven. Yan, mainit siya. Heating rod. Yeah, heating rod. Tsaka isa pa sa dahilan kung bakit naging mayroong mga porosity yung ating mga welding mga metal, yung ating paligid, kailangan yung shade natin kung medyo mahangin, kakabiran natin itong ating ano, ating shade para hindi ha mapasukan ng hangin dito sa loob, dito sa nagwi-welding. And isa rin yan sa dahilan kung bakit nagkaroon ng porosity. Tsaka yung ating welding rod, kailangan mainit. Yan. Air hai or electrode cool hai, yani puro city kame pinhole coming, pinhole coming. So this one puro city kame, but this one heating. Heating, yeah. Heating. This one temperature 115. Temperature marker pen hai, temperature pen checking, but good heating. Madin welding. So ito yung welder natin ngayon mga kametal. Siya kasi kadalasan yung nagwi-welding dito kasi siya yung may certificate. Si Rabindra, Indian people. Thank you.
Up, bad and down. Up, up. Another down. Another piston. Okay. This one direct piston. Porosity coming. That procedure, ah? Starting. Starting. Down. Scratch up, bad and down. Start. But no direct down. No direct down. Direct down. Porosity coming. Alanganin na yung welding rod natin, medyo maiksi na lang siya, wag na natin siyang gamitin. Total marami namang welding rod, so doon na tayo lagi sa bagong welding rod din natin.